kayo po ay kasalukuyang on the ground po ngayon, no? Yes, Sir Jeff, lahat ng ating mga field offices, particularly yung mga naapektuhan ng Bagyong Odette, ay nasa ground po ngayon, no? Naka-deploy karamihan po ng mga kasamahan po natin sa ahensya para tumulong sa nasagawang rapid damage assessment and needs analysis, pamamahagi ng family food packs and non-food items as augmentation support to local government units. Gayun din po sa pagre-repack ng mga karagdagang family food packs and other services na ipinapamahagi po natin sa mga naapektuhan. Opo. Sa ngayon, Director, nahihirapan pa rin po ba kayo na maabot yung ibang mga lugar? I'm sure yung iba pong mga locations po na tinamaan po nitong Bagyong Odette, eh hindi pa rin po ma-access o nagawa na po ba ng paraan? Tama ka dyan, Jeff. Dahil nga sa naging extent ng damage ni Typhoon Odette, meron rin tayong kinakaharap na mga challenges sa pagpapahatid ng mga relief items natin. Gayun din sa pagkalap ng mga karagdagang impormasyon, yung mga reports ay nahirapan din tayong ma-generate dahil nga naapektuhan yung linya ng komunikasyon, transportasyon, and of course yung source ng ating kuryente. Kung kaya nga po, patuloy no yung ating pakikipag-ugnayan sa mga local government units, other national government agencies kagaya ng Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard para naman sa provision ng air and naval assets dahil napakahalaga nito sa pagpapahatid ng tulong lalong-lalo na sa mga island municipalities. Sa katunayan, yung ating Philippine Navy ay tumulong sa atin sa pagdala ng mga family food packs sa Siargao, sa Dinagat Islands. Gayun din yung paggamit natin ng BRP ang Pangulo to ferry additional family food packs, laminated sacks, and other non-food items mula sa ating National Resource Operation Center sa Pasay patungo rin ng Siargao. So ilan lamang po ito, no, Sir Jeff, dun sa isinasagawa nating pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak nga po natin that the immediate assistance will be delivered doon po sa mga naapektuhang lugar. Director, kahapon po may 7.8 million na halaga na ng family food packs po yung naihatid. May update na po ba tayo tungkol dyan? At ano pa po yung mga lugar na kailangan tutukan nyo po at this point? Jeff, well, based on the 6 a.m. report that we have, nasa mahigit 18.2 million pesos worth of assistance ang naipamahagi na ng DSWD, LGUs, and non-government organizations. But sabi ko nga, dahil nahihirapan rin tayo in some areas sa linya ng komunikasyon, we expect these numbers to actually increase or mas higit pa dito yung naipamahagi na nating tulong. Gayun din po, tayo ay nakikipagtulungan para matiyak natin na yung kaukulang tulong ay talagang naipapahatid sa ating mga kababayan. Well, nabanggit nyo na rin lamang, Director, yun nga po yung naririnig natin na problema, yung komunikasyon po talaga. May efforts din po ba or may mga gagawin po bang projects yung DSWD to siguro to address yung pagkawalan po ng contact ng mga magkakamag-anak? Syempre po marami pong nag-aalala kung kamusta po yung kanilang mga kapamilya na nasa na hinagupit po ng Bagyong Odette. Ano pong tulong ang pwedeng maibigay ng DSWD pagdating po doon? Jeff, sa kasulukuyan, no, dahil nakatutok tayo doon sa ating response operations, yung pamamahagi ng family food packs and non-food items dahil DSWD po yung nangunguna sa cluster na ito under the N3C. Doon naman po sa pagtitiyak na may babalik yung mga linya ng transportasyon, ng komunikasyon, tayo rin naman po ay nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ng pamahalaan sa ibang cluster din po ng N3C. Para naman po matulungan tayo hinggil dito.
Ngayon naman po sa ibang mandato ni DSWD, which is to provide technical assistance also sa camp coordination and camp management, yan po, nakikipag-ugnayan tayo sa LGUs para matiyak na maayos yung pag-manage natin ng mga evacuation centers at napoprotektahan din po yung ating mga internally displaced persons mula po sa banta ng COVID-19. And of course, may bigay natin yung kanilang pangangailangan. Kasama na dyan yung mga psychosocial services. And of course, later on as we progress dun sa ating recovery stage, ay makapagpahatid din tayo, no, ng karagdagang assistance para maka-rehabilitate na rin ng mga bahay ng ating mga kababayang naapektuhan. Yung pong ating coordination with other national government agencies, of course, yan naman po ay ginagawa natin para nga po yung iba pang needs ng naapektuhan ay ma-deliver po natin. And of course, kaya nga nang nabanggit ko, yung pong mga linya ng komunikasyon, may mga ahensya naman po, ibang ahensya ng pamahalaan, no, na nagpo-provide din po ng mga satellite phones, nag-stage po ng mga communication channels para po makatulong na ma-establish somehow yung linya po natin ng komunikasyon. Direktor, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayong umaga. Marami pa po kayong trabaho. I'm sure po yung mga magigiting po natin na mga social welfare na personnel ay pagod na po, pero patuloy na lumalaban para po maihatid yung ayuda sa ating mga naapektuhang kababayan. Kaya salamat po at ingat po kayong lahat. Maraming salamat sa mga Angels in Red Vest. Tayo rin naman po ay nakikipag bumabagsak yata yung linya ng and sa other government agencies. Maraming salamat, mabuhay po kayo, Sir Jeff.